Hi guys, welcome back to my channel. It's your pa-girl, Steven Nico. If you guys are new here, don't forget to hit the subscribe button dyan sa baba para maging part na kayo ng hashtag FamiNico and i-click nyo rin yung notification bell para ma-notify kayo whenever I post a new video. For today's video guys, sasagutin ko ang mga katanungang ibinigay sa akin ng aking mga kaibigan sa aking Facebook, Twitter, and Instagram. Dahil nung nakarang araw ay nag-post ako kung may mga tanong sila sa akin or may gusto silang itanong. So, may mga nagtanong naman and may masasagot tayo. So, thank you doon sa mga nagtanong and nag-participate. Dahil matagal ko na gustong gumawa ng Q&A talaga. And gusto ko talagang gumawa ng legit na Q&A. So, guys, sa mga bago sa aking YouTube family, sana mag-comment kayo dyan sa baba ng mga katanungan nyo para makagawa tayo ng legit talaga. As in, like, legit na Q&A. And para mas makilala ninyo ako, and kagaya nga nung sinabi ko kanina sa intro, ang tawag sa ating YouTube family ay FamiNico or FamiLico. Parang ganun, in-associate siya sa family ko. So, FamiNico, thank you dun sa nag-comment. Ipa-flash ko na lang sa screen yung kanyang comment para mapasalamatan ko siya. Thank you so much sa pag-isip sa YouTube family name natin. So, kung gusto niyo yun guys, like this video. And ano pa ba ang gusto kong sabihin? Ayun, gusto ko na din i-take tong opportunity na to say thank you sa inyong lahat na nag-subscribe sa aking YouTube channel. Nag-grow tayo. And kapag na-reach natin yung 1,000 subscribers guys, may gagawin ako sa aking channel to say thank you and to express my love sa lahat ng jumoin and piniling masamahan ako sa pinubuo kong pamilyang ito. So maraming salamat sa inyo. Dahil yun dun sa aking Uncles Brushes review. And up to this very moment, hindi pa rin ako makapaniwala na umabot siya ng 34,000 views. Grabe guys, hindi ko in-expect yun na aabot siya ng ganun kalaki. Diba parang never ko naman talaga naisip na parang kayang umabot ng video ko ng ganun kataas na views. So maraming salamat sa inyo. Tumamaan, maraming salamat sa suporta and sa pag-appreciate sa ginawa ko. Maraming salamat. I love you so much. So ayun guys, huwag na natin masyado pahabain to dahil alam ko naman na may mga ilan na ayaw ng mahabang intro. So sagutin na natin ang mga katanungang ibinigay ng aking mga kaibigan. Ano-ano kaya yon? May mga ilang malala and may mga ilang very very light. So let's go! Okay guys, let's start. So, ang unang-unang nagtanong ay ang aking best friend since elementary na si Ella. And ang kanyang tanong ay ang ano-ano ang mga, or ano-ano ang 5 things na di mawawala sa bag mo. Ang 5 things na hindi mawawala sa bag ko ay ang aking cellphone, wallet, power bank, iPad ko, and yung aking ID. So, yun yung 5 hindi mawawala sa aking bag. Bakit? Kasi yun yung mga essentials talaga na maiwan mo na lahat, wag lang yung mga yun. Kasi minsan di ba kailangan mo mag-present ng ID. Kung wala kang cellphone, wala kang magtawag, kung mawala ka or maligaw ka, kung di ba, sobrang importante ng cellphone, wallet, kung wala kang pera, hindi ka makakarating sa pupuntahan mo, hindi ka makakabili ng kailangan mong bilhin. Power bank, pag nalobat yung cellphone mo, wala na kung wala kang ma-charge yan. So, kailangan may power bank. Next question naman ay galing sa aking isa pang beshi na si Maggie. Ang kanyang tanong ay, do you still see yourself vlogging in the next 5 years? Probably yes, dahil yung pagpa-vlog, it's actually one of my dreams ever since talaga. Simula nung high school pa lang ako, pangarap ko na mag-vlog talaga and gumawa ng aking sariling YouTube channel. So, kahit na wala akong kinikita dito, masaya ako sa ginagawa ko. So, after 5 years, gagawin ko pa rin to. Basta nasasyan pa rin si YouTube. Gagawin ko pa rin siya kasi nag-enjoy ako editing, filming, lahat, pagre-reply sa mga comments ninyo. Sobrang na-enjoy ko lahat ng proseso. Minsan nakakapagod pero ang sarap sa feeling kapag nakatapos ka na ng video. Kaya, ayun, passion, yung passion ko kasi nandito. So, hindi mawawala or magbablog pa rin talaga ako kahit after 5 years or 10 years. Basta nandiyan si YouTube, gagawin ko pa rin talaga to.
Next question naman is from my workmate, and ito yung baing dahilan kung bakit ko pinush talaga yung pag-YouTube. Siya talaga yung pumilit sa akin na gawin ko na, kasi parang dati nag-aalangan pa talaga ako kasi natakot ako baka hindi mag-grow, walang manood, and something. Siya talaga yung nag-push sa akin. Ito ay galing kay Diane. Ang tanong niya ay, miss mo na ba kami? Kasi di ka na nagpapakita sa amin. Oo naman, di. Sobrang miss ko na kayo. And sana magkita-kita tayo ulit. Alam niyo naman yung situation ko as of the moment, kaya hindi ako makabisita sa inyo. Pero miss ko na kayo. Magpapakita ko soon. And sana magka-work na talaga ako or magkaroon ako ng source ng income. Kasi ang hirap din, di ba? Ang hirap pag wala kang andalu, wala kang pera. So, ayun. Hopefully, sa susunod ay magkita-kita na tayo. And sobrang miss ko na kayo. Lalo ka na, miss na kita, girl. Next question naman is from ating Nadine. Siya yung ate ng aking beshing si Maggie. So may tanong din si ating Nadine. Hi, ating Nadine. Nasa Dubai siya ngayon. Thank you so much sa question and sa pag-suporta. And miss ka na namin. And ito yung question niya. What if you meet someone and fall madly in love with that person? But he wants you to stop vlogging, will you? I guess hindi. Kasi kung mahal talaga niya ako, susuportahan niya ako sa lahat ng gusto kong gawin. Dahil ako, kapag nagmahal ako, talaga nga naman. So, pag nagmahal ako, ganun din naman yung gagawin ko. Susuportahan ko siya sa kung anong gusto niya. Pero kung tatanggalin niya ito sa akin na sobrang love na love ko itong ginagawa ko, wag na lang, pass na lang tayo, magiging single na lang ako kung hindi niya ako kayang suportahan dito. Dahil, di ba, pag mahal mo yung tao, wala dapat parang kailangan baguhin sa kanya or tanggalin sa kanya, lalo na kung doon siya masaya. Dapat support lang ng support, go, go, go. Fight, 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 win, win, win. Next question naman is from Jason De Vera. Siya ay ang aking kaklase ng elementary. Hi, Jason. I miss you and maraming salamat sa pagtatanong. So, tinatanong niya ako na in love na ba ako. Kung tatanungin mo ako kung na-inlove na ako sa babae, yes. And kung na-inlove na ako sa lalaki, of course, yes. Na-inlove na ako and siguro ganun naman talaga. Party naman yun ng paglaki or pagtanda, talagang may-inlove at may-inlove ka. So, kung yun yung katanungan, yes, na-inlove na ako. Hindi pa ayari ako nito, girl. Ano mga sinasagot ko, no? Next question naman ay from Camille. Isa rin siya sa aking mga workmates and Kams, I miss you. Thank you sa pagtatanong. Ang tanong niya naman ay, kailan ka manlilibre? Nakakaloka. So, pag nagka-income na tayo and financially stable na ako, asahan mo na ililibre kita. Pero for now, ako muna ang ililibre nyo dahil kayo ang may trabaho. So, ayun. Ay, ako naman, pag meron ako, generous naman talaga ako. Hindi ako madamot sa iba. So, ayun. Pag nagka-work tayo and nagka-income na tayo, go, go, push, push, push. Ililibre ko kayo. So, for the meantime, ako muna. Libre nyo naman ako. Kailan ba? Next naman ay from Pam, ang aking classmate and isa sa mga aking close friends ng college. Ang tanong niya, hindi ko alam kung sasagutin ko ba to. Sino po yung first love mo? So, tinatanong niya kung sino yung first love ko. Yung family ko. Nagpapaka-save. Yun talaga, family. Huwag na natin. Hindi, pero kung yung legit, kung tatanungin mo ako, pwede ko naman siyang pangalanan, pero pipiliin ko na lang huwag na siyang pangalanan kasi baka mapahamak tayo kapag, you know, pag nilagay ko pa yung name niya and maging issue pa siya. Alam niyo naman, mahirap na ang mga utao. Baka, di ba? Baka i-issue pa nila sa akin kung, ay nako, mahirap na magsalita. Pero yun, we're friends, we're okay. So, hindi ko na lang siya papangalanan para save. Sorry, Pam, i-text ko na lang sa'yo kung sino siya para bongga na. Next question naman is from Harry and pinasend niya to sa aking friend na si Dexter. Ang tanong niya, if you could meet anyone from history, who would you choose and why? Sino nga ba ang gusto kong ma-meet from history? Siguro si ano? Si Dr. Jose Rizal. Yes, nga talaga nga naman. Hindi, gusto ko siyang ma-meet and gusto ko magpaturo sa kanya or gusto ko itanong sa kanya kung paano yun siya nagkaroon ng tapang na ipaglaban yung tapang. What? Talaga nga naman. Hindi kasi mahilig talaga ako sa mga kwentong history and wala. Gusto ko lang siya ma-meet. Ang labo kong kausap. Hindi, gusto ko talaga yun. Gusto ko itanong saan siya kumuha ng tapang na
although di ba alam niya naman na delikado yung ginagawa niya, sa niya kinuha yung lakas ng loob para ipaglaban yung bayan niya. Next question is from my beshi, Carmela. So, ang tanong niya, nakakaloka girl, kumakatanong girl. Talagang pinipilit niyo ako mag-name drop dito. So, ayun, mahal mo pa ba siya? Sino siya? Pero huwag ka na mag-comment, girl, ha? Huwag mo na i-comment yan dyan, girl. Mapapahamak tayo, girl. So, kung itinatanong niya akong yung last na taong minahal ko, ano ba? Mahal ko pa siya sa level, mahal ko pa siya sa level na stress. Mahal ko pa siya sa level na hindi nakatulad ng dati. Kasi parang feeling ko kapag nagmahal ka, sa akin lang to ha, opinion ko lang, pag nagmahal ka kasi, eh, natapos na yung malanding ugnayan ninyo. hindi ako naniniwala na natatanggal mo yung pagmamahal mo sa kanya. Ando dun pa rin yun, bumababa lang or nag-iiba lang yung level ng pagmamahal mo dun sa tao. And kung tatanungin niya ako kung mahal ko pa siya, and gaya nga ng tanong ng aking best friend kung mahal ko pa yun, mahal ko siya bilang kaibigan, bilang espesyal na tao na nagkaroon ng malaking parte sa buhay ko. And kung hindi naman din siya dumating sa buhay ko, hindi naman ako matututo dahil marami naman talaga ako natutunan sa kanya. Nagkasakitan kami ng damdamin, nasaktan niya ako. And alam ko naman, and aminado din naman ako na nakasakit din naman ako ng damdamin ng iba. So, ayun, yun lang. Yun, kung tatanungin mo ko, mahal ko siya pero ibang level na, ibang aspect na hindi nakatulad ng dati. And nakapag-let go na tayo dahil kapag mahal mo yung tao kung saan siya masaya, supportahan mo na lang, i-let go mo kung hindi talaga kayo para sa isa't isa. What? Yes! Ang programang ito ay rated SPG. Strictong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Last question na. Last two questions actually. Nanggaling to sa isang tao na sabi niya i-censor ko daw yung pangalan niya. So isi-censor natin dahil censored din yung tanong niya. No, nakakaloka girl. My God, ang mga katanungan. Baka makurot ako ng nanay ko sa singit ko. My gosh. Kung sasagutin ko to. So, girl, since patapangan tayo and gusto ko naman din mag-enjoy kayo, no? So, sasagutin ko na to, girl. Sagutin natin, ha? Ang una niyang tanong ay top or bottom? Ano ba yan? Nakakaloka. Sasagutin ko ba to? Ay, naku, baka magbago tingin sa akin ng pamilya ko. Oh my gosh. Pero guys, kung tatanungin niyo ako, wala pa. Never ko pa siyang na-experience. Wala pa akong experience top or bottom na yan. Wala pa akong experience talagang may pangangalaga and may pagmamahal sa ating virginity. Wala. Parang inilalaan ko siya sa right person. What? Yes, babae ka. And gusto ko after marriage. Yes. Babae. So, tatanungin ako top or bottom. Oh my God. Ano ba? Pero nasa tamang edad na naman ako. So, pwedeng ko na itong sagutin. So, sa mga nanonood, rated SPG, panubay at gabay, skip nyo na to dahil, nako, my gosh, pag napanood to ng pamilya ko, yari talaga ako. So, ayun. Kung tatanungin ako top or bottom, huwag na tayo magpaka-impocrit. kung mangyayari man siya, and hindi ko sinasabi na mangyayari siya as soon as possible, gaya nga ng sinabi ko kanina, pinangangalagaan ko siya, and hindi talaga ako ready. Sinasabi ko yun sa mga friends ko talaga, I'm still not ready to, you know, to do something just like that, you know? Hindi ko pa kaya. Hindi ako sa nagpapaka-impokrita, and hindi ko sinasabi na hindi siya mangyayari, and ayokong magsalita ng tapos na hindi siya mangyayari. Pero as of the moment, talagang tinitreasure ko lang, and binavalue ko yung pagpapalaki sa akin, and ayoko, hindi ako pawalwal, ganun. Hindi ako nag, you know, hindi siya priority ang, you know, ang ano sa akin, ang mga ganunan. Hindi siya number one or top priority ko. So, caring kahit wala nun. Wala akong pakialam. And wala, parang feeling ko kasi nagkakasala ako. Pero, to answer the question, top or bottom, I would choose bottom. What? So, pipiliin ko ang bottom.
Yes, bottom ang aking pipiliin dahil, you know, I'm looking for a partner na mas lalaki naman sa akin. So kung makahanap tayo ng straight, yun sinasabi nila, hindi naman yung mangyayari. Pero kung makahanap tayo ng straight, syempre, I would rather choose to be at the bottom. Oh my God. I would rather choose to be at the bottom. Dahil, ayokong, diba, since I value, you know, and I respect my partner, and ayokong tanggalin sa kanya yun kung ano yung, diba, ako yung magta-top. Oh my What? God, ano ba yan? Nakakaloka ka, nagtanong ka, oh my God. So, ayun, hindi ko yun tatanggalin sa kanya, and I respect him. Di baling ako na yung mag-suffer, kaysa siya, and, diba, just in case na yung partner ko piliin or maghanap ng totoong babae, at least walang nawala sa kanya. Sa akin lang talaga. Di baling ako na ngayon mag-suffer, wag lang yung partner ko. So, kung tatanoy mo kung top or bottom, let's be frank. Yung last question sa Q&A na to, and ito din yung last question na binigay nung nagtanong kanina na magiging dahilan ng pagkapahamak ko sa pamilya ko, sa mga kilala ko, and sa inyong mga manonood. Pero, ano lang to ah, sample lang, just in any case, I'm not saying na gagawin ko yun ah, pero just in any case, kung papipiliin lang tayo, eh kailangan natin pumili, yun yung sagot ko dun sa mga yun. So next naman ay, nakakaloka ka talaga. Seryoso daw kasi siya, seryoso ako, itago mo lang pangalan ko. Ay, nako. So yung tanong niya, split or swallow? Split talaga. Pero feeling ko ano to, spit or swallow. I would rather spit than swallow. And I, nako, yung mga ganyang usapin talaga, hindi ko talaga siya kinakaya. Parang wala kasi talaga nga siya sa priority ko. So, ayoko ng mga ganyan. And ito, itong topic, certain topic na to, ito yung pinaka-ayoko talaga. Hindi ko alam kung bakit. Parang feeling ko kasi at kadiri. Hindi ko sinajudge ah. Hindi ako nandja-judge, pero parang with my own preference. Pero, talaga alam. Pero, yun, spit. Spit tayo, itura mo yan. Yuck! So, ayun, yun. Yun yung talaga, yun yung choice ko doon. Pero, ayun nga, hindi ako nagpapakamaninis dito. Hindi ako nagpapakamap, you know, para maging, ano, sinasabi ko lang talaga yung kung ano yung nasa loob ko. And, hindi ko naman dino-judge yung mga, you know, mga kapatid natin, you know, naka-experience na whether mababae man yan, lalaki man yan, LGBT. It's a matter of choice. It's your choice. You know, choice nyo yun. And wala ako, hindi ako against doon. And kung sa akin lang, ang mapapayo ko lang sa mga batang nanonood, huwag nyo gagawin kung wala pa kayo sa point ng life nyo na ready na kayo to settle down or magpakasal, dahil you know, dapat naman talaga after marriage, yun talaga yung ideal na gawin yung mga ganyang bagay. Ayoko lang sabihin yung term kasi, you know, syempre baka may mga batang nanonood and ayoko maging dahilan. Yun, ini-encourage ko kayo na gawin ang mga bagay-bagay na ganyan kapag nakapagpakasal na kayo, dahil, di ba, kapag nawala na yan at a very young age and, di ba, may magbungang hindi mo ina-expect, hindi nyo alam kung gaano ka hirap yung pagdadaanan nyo, and pag nawala na yan, hindi lahat ng, you know, ng partner kaya kang seryosohin and magtatagal sa'yo once na nakuha nila kung ano yung kailangan nilang kunin. So, pangalagaan natin ang ating bahay bata. Diba? Huwag tayong gumawa ng mga ganyang bagay, guys. Kung bata pa kayo. Pero if you're nasa tamang edad na naman, and, diba, you're ready to settle, choice mo na yun. It's your choice. So, ayun guys, yun lang yung mga questions na itinanong sa akin and sinagot ko sila sa abot ng aking makakaya. May mga nakakalokang tanong and sana wag nyo akong i-judge. Sinagot ko lang siya just in any case na kailangan ko talaga siyang sagutin. Para, di ba, walang KJ, sagot-sagot lang. Pero ayun, sana wag po tayo makurot sa singit ng nanay ko. No? And ayun guys, kung may mga katanungan nga kayo, wag nyo kalimutang i-comment yun sa baba. Please mag-comment kayo para makagawa tayo ng
part 2 nito, part 3 and more ng Q&A. And para mas makilala ninyo ako. And ayun, thank you ulit sa mga bagong member ng family ko. And ayun, sana mas lumaki pa tayo and mas lumawak pa tayo. So ayun guys, if you enjoyed this video, kindly give this video a big thumbs up and huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa aking channel para maging part na kayo ng family ko. And i-click nyo rin yung notification bell para ma-notify kayo whenever I post a new video. Thank you so much guys for watching and I hope to see you on my next one. Bye!